narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay talagang kinilig ang mga viewers dahil new adventure ang vlog na ito para sa Kalingap Edo and Viancy love team. Napadalaw nga si Kalingap Edo sa bahay ni Viancy upang ipaalam siya dahil may pupuntahan nga sila noong araw na yon. Hindi niya pa sinabi kung saan ito, ngunit pinaalam niya sa kanyang papa na may pupuntahan muna sila ng saglit at iahatid niya din daw si Viancy pa uwi. Pagkakita nga ni Viancy kay Kalingap Edo ay agad-agad siyang nagtanong kung okay lang ba ito. Dahil nga kakagaling lang ni Kalingap Edo sa sakit. Kaya naman, concern na concern ang dalaga sa binata. At dahil nga ilang araw silang hindi nagkita, namiss din nila ang isa't isa. Nagkasakit pa ba ka? Nagkasakit? Ay, stop. Yung ano, pakiramdam mo? Sama pa nga eh. Sige na po. Wala kasi ang tagal bumaling at wala nag-aalaga. Sabi ko po kasi magpahinga po kayo. Magpahinga? Kahit ang pahinga, wala eh. Wala nagkikare. Pero, ewan ko ba? Pag nakikita kita, nagiging okay. Nagiging okay ako. Ikaw, okay ka lang? Opo. Sabi nga ni Kalingap Edo na napakahirap nga daw talaga nung nagkasakit siya. Feeling niya daw talaga ay walang nag-care para sa kanya. Ngunit ngayon nakita niya na si Ate Viancy ay parang nawala lahat ng kanyang mga pag-aalala at sakit. Bigla ata siyang sumigla noong makita si Ate Viancy. Bigla ata siyang naging okay. Sumali pa nga nagbiruan si Kalingap Edo at si Viancy. Maya-maya ay pumunta na si Kalingap Edo sa papa ni Viancy upang magpaalam kung pwede bang mailabas sa isang date si Viancy para sa araw na iyon. Kinilig talaga ang mga viewers dahil talagang pumunta pa at nag-effort si Kalingap Edo na ipaalam si Viancy para lang makasama ito noong araw na iyon. Kita nga na parang kinabahan ng slight si Kalingap Edo, ngunit go na go pa rin. Kung i-ano muna si Viancy ilabas, mapaalam niya sana. Kung pwede lang po. Ay, pwede lang po. Sige, salamat po. Mabilis lang naman po. Maano ka lang kami, mag... Mamasya lang po. Kaya po ito. Okay na. Mainit po. Okay. Kahit ano naman, okay. Tara. Kaya lang. Pagdating nga nila sa venue ay talagang nagulat si Viancy dahil hindi naman daw siya prepared na ganun pala ang date nila noong araw na yon. Dahil nga ito ay hindi pang karaniwang date na kung saan ay kakain na sila. Dito ay nagkaroon sila ng isang couple photoshoot. First time nga lang daw ito ni Viancy kaya naman talagang kabang-kaba siya sa mga mangyayari at hindi nga daw siya prepared. Sana naman daw ay sinabihan siya ni Kalingap Edo para makapag-prepare man lang kahit konti. Ngunit bawi naman ni Kalingap Edo na okay lang yon dahil kahit anong gawin sa kanya, kahit anong mangyari ay maganda talaga si Viancy at walang makapagpabago doon.
Maya-maya pa kahit na hindi sanay ay talagang sumabak na sila sa kanilang photoshoot at kilig na kilig ang mga viewers dahil sa kanilang napakalakas na chemistry. Saka na yun, ma'am, nakagano ka. Sandali ko. Kunti lang, kunti lang. Okay, good, ready, one, two. Okay lang, nakawa ka sa balikat niya. Yan, oh, sige. Sandal. Isa pa, one, two. Kuya, tingin ka sa kanya. Kanyang sisili pa siya. Ma'am, gano'n ka ulit. One, two. Good ka dito, harap ka dito. Tapos ikaw, ma'am, dito. Para yung shadow. Grabe naman sa level up ang kanilang date ngayon dahil talagang ang dami nilang mga sweet poses na magkasama. Kaya naman talagang kinilig ang mga viewers dahil sa kanilang mga ginagawa. Sabi nga ni Kalingap Edu na first time daw niya na makaharap si Viancy ng ganoon kalapit, kaya kahit na hindi siya masyadong kinakabahan palagi, ay talagang kinabahan siya kanina noong nag-photoshoot na sila. Ngunit dahil talagang parang may feelings na sila sa isa't isa, ay parang na-enjoy naman nila ang mga photoshoot at ang mga fun na poses sa kanilang mga ginagawa. Pinuri nga ni Kalingap Edu na napakaganda raw talaga ni Viancy, kaya maswerte siya. Parang nasa dibdib. Ito lang sa harap. Yan, sa dibdib. Sa dibdib niya. Tapos ikaw si Rama Kalit sa gawin. Sa gawin. Yan. Okay. Kunyari, ano, ma'am, dapat ka ng konti. Parang aamin mo yung ilong. Yan. Okay. Parang aamin mo, kunyari. Side. 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 Side lang. Tapos hindi ako konti dito. Hindi madikat ah. Para amoy na. Okay. Good na yan. Medyo tapos. Sige na. Okay na. Kailang po. Ganda ba? Hindi naiyak po ko sa inyo. Umiitin ka ba? Naiyak po ako sa inyo talaga. Naiyak ka sa amin? Hindi pa naman. Parang ginulawan ka. Hanggang dun lang muna. Okay. Pero grabe ah, nakakaano ba? Nakaka... ibang klaseng... Talaga namang ibang klase nga talaga ang experience na yun para sa dalawa. Dahil kung sa natural na vlog ay talagang lagi silang magkalayo dahil nga nahihiya pa si Viancy sa kanya, ay doon wala talaga silang choice kundi magharap na dalawa. Kaya naman, kinilig din talaga ang mga viewers sa kanilang mga kilig moments. Grabe talaga at parang silang-sila na kung mag-post silang dalawa. Parang may label na. Pagkatapos nga ng kanilang photoshoot ay napansin nila na gabi na. Kaya naman sabi ni Kalingap Edu ay iahatid na daw nila si Viancy sa kanila dahil parang naman safe siyang makauwi. Kaya kahit pagod at gabi na ay hinatid nila si Viancy. Magkano ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Ito, 5,000. Galing kay Tita Emmy. Pang ano mo daw, pocket. Pocket money. Para sa... May pang ano na sa Palawan. Grabe. Tanggapin mo. Wow! Para wow. Sa'yo. Ano nito? Salamat po. Sorry po. So gusto ko lang sabihin sa IBNC itong pinabibigyan Tita Pink Pro. May sasabihin lang po kami, Nay. Oo, para alam niyo rin po, Nay. Tita Pink Provido, di ba? Yung nagdagdag nung... Ay, nagbigay ulit po si Tita Pink Provido ng 100,000 po. Grabe. Oo po. Pagdagdag daw sa pabahay. At ang sabi ko niya sa akin, baka ito yung bahay nila, BNC. Opo, grabe si Tita Pink. Sobrang bait talaga, Tita Pink Provido. Thank you so much po, ano.
Kasi grabe ang pagmamahal nyo kay BNC. Sobrang... Grabe talaga at umulan na naman ng mga iba't ibang blessings galing sa iba't ibang tao at sponsors ang bahay ni BNC. Kaya naman tuwan-tuwa ito at ang mama ni BNC. Nagpa ang balita na sinabi ni Kalinga Prab na marami na naman ang dagdag ng talagang napakalaking halaga para naman sa bahay ni BNC. Meron pa nga nagdagdag ng 150,000 at may mga take 50,000 para lamang mabuo ang bahay ni BNC. At hindi lamang yon dahil hindi lang ito first floor kundi gusto ng mga sponsors na magkaroon ng second floor ang bahay ni BNC dahil napakabait naman talaga ni BNC at deserve niya ang mga ito. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si BNC, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at BNC. Hanggang sa muli, bye!